Hello guys, kung first time ka sa aking channel, ako nga pala si Policia ko, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. So guys, kung gusto mo itong aking mga content, law o at motivation, ay hindi ka nagkakamali. So dito, ang priority natin yung madalas na mangyaring krimen at paano natin malalaman at paano natin maiiwasan ang mga krimen. So ngayon, na-tackle natin sa baba ang slight physical injury. Ngayon, ang pag-uusapan natin ang serious physical injury. Yun. So paano nga ba ito nagaganap? By the way, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe and click the notification button. Yun. Click notification button. Yun. Thank you. So yun guys. So ang layo din na to ay maging aware kayo o tayo sa mga krimen, o malaman natin ang krimen. Kasi pag may alam ka, ilamang ka. So ito guys, ang serious physical injury ay isang krimen. Sabi ko nga, ito ay maaari nating makomit or even tayo ay mabiktima. So para alam natin yung implication nito. Yan. So yung guys, yung serious physical injury, ang makakapag-identify nito tayo yung ideas, pero yung talagang pagdating sa crime ay yung police. At pagdating naman sa what do you call this, duration of nang na-inflict nyo, ang doktor ang magsasabi. Yun. So pagdating sa part ng police, titingnan dito kung may crime bang na, pwede ba, possible ba, o mayroon bang probable cause na pwedeng maging crime. Ngayon, pag nag possible na may crime, ay i-determine naman ng police ay ng doktor kung ilang araw dapat ang isuffer ng isang tao. So yung ang applicable naman dito yung kung sa police ay yung SOCO, crime lab nila. Secondary dito yung doktor. So yung doktor ang magde-declare kung ano ba talaga ang sinapit nyo ng physical na ano, katawan. Bawa, ang pag sinabi kasing serious, nandito yung nabulag, yung na-inferred, or na putol yung isang parts ng body, or maaari din na natawag na yung anything na affect na hindi normal sa isang katawan, na tatagal ito ng more than, or matagal ito ng temporary o partially, or pwede rin pang matagalan na is considered physical, serious physical injury. So kailangan ng doktor ang mag si-certified niyan. Yung guys. So yun lang. So both party naman ay napag-uusapan kung magkaiba pa yung ano guys, ha, yung property dito. We are talking about body. The whole body of the people. Pag tumagal yan ng 1 day to 9 days above is considered serious physical injury. Yung amount niya depende na lang sa ano, sa katawan ng tao kung magkano yan, kung ng, sa insurance kasi may mga price yan. So sa doktor sila lang yung magde-determine, at sa court naman andun na yun yung price kung alam mawawala, at least twice ng price. At iba yung property, so kasama pa yun sa babayaran property kung mayroon mang kaso sa ariglo. So yun naman eh, both party na mag-uusap nun. Ayan guys, yan ang sana nabigyan ko kayo ng idea regarding sa serious physical injury. Sa muli, hanggang sa susunod na video, my name is Policia po, at muling nagsasabi, hindi lahat ng police ay nasa presinto, yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you in my next video.